Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood ng The Lighthouse Radio. Tayo po ay narito sa ating pong programang ating pinamagatang Sound Doctrine at sa ngayon ay ating tinatalakay ang may akda, ang buhay ng may akda, ang Panginoong Jesus at ang kanya pong ministeryo. At suot ko po ngayon ang The Lighthouse t-shirt na sponsored ni Sister May. Thank you very much. Gawa pa ito mula sa Ilocos ni Brother Danny Enriquez. Thank you rin sa pagpapadala sa amin ni Brother Alfred at para sa kanya may bahay at sa aming may bahay ng mga t-shirt na ganito. So, kumusta na po mga kapatid, mga kaibigan? Magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa buhay at ministeryo ng Panginoong Jesus at ating maalala na nung mga nakaraan ay ating pinag-aralan ang pagpapagaling ng Panginoong Jesus ng isang lalaking lumpo sa loob ng 38 taon. Ang lalaking ito ay umasa sa isang himala na maaring makapagpagaling sa kanya kapag ang tubig sa isang balon ay kalaw-kawin daw ng isang anghel ayon sa kanilang paniniwala. Kaya nga lamang ang lalaking ito na lumpo ay walang kasama na tutulong sa kanya upang siya ay makarating sa tubig. Kaya ang sitwasyon niya ay isang kaawaawang sitwasyon. Hanggang sa dumating ang Panginoon sa kanyang buhay, ang Panginoon ang sa kanya ay nagbigay ng bagong pag-asa ng isang makulay na buhay na sa matagal ay pinagkait sa kanya. Kaya lang sa kabila ng pagsasaya ng taong ito, nandoon naman ang mga farisyo at mga eskriba na nagngingit-ngit kasi sabi nila bawal sa Panginoon ang magpagaling sa araw ng Sabat. Ang mga Hudyo talaga, hindi nila napag-unawa na ang Panginoon ay ang lalong nakakaalam ano ang nararapat. Siya ay nagturo sa kanila kung papaano ang nararapat na pag-o-observe o pangingilin sa araw ng Sabat. Sa susunod nating pag-aaral, ating malalaman na ito pa rin ang problema ng mga Hudyo. Una kasi ay hindi nila pinaniwalaan ng Panginoon bilang ang Kristo. Kaya lahat ng ginawa ng Panginoon na ayon sa kanilang unawa ay mali at kanilang pinupuna at sinasabing lumalabag ang Panginoon sa kautosang ibinigay sa kanila ni Moises. Kung sumampalataya lamang sana sila, kakaiba marahil ang takbo ng kanilang buhay at siyempre ang mga pangyayari sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon. Isang pangyayari na naman sa araw ng Sabat ang ating pag-aaralan ngayon. Ito ay mababasa sa Matthew 12:1-8 at Marcos 2:23-28, ganoon din sa Lucas 6:1-5. Atin pong basahin ang record ni Matthew sa Kapitulo 12:1-8. Ito po ang ating mababasa. Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo at nagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Natapot pagkakita nito ng mga Farisyo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo! Ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat." Datapot sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya nagutom at ang mga kasamahan niya? Kung paanong siya pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kainin niya ni ng mga kasamahan niya kundi ng mga saserdote lamang? O hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung papaanong sa mga araw ng Sabat ay niwawalang galang na mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi na nagkakasala? Datapot sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa sa templo. Datapot kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat." Ganito nga po ang nangyari. Ang mga alagad ay naglalakad isang araw ng Sabado doon po sa Kapernaum. Sila noon ay nasa bukirin ng mga trigo at sila ay nagutom kaya kumuha ng uhay ng trigo at nagsikain.
Nang makita nga ng mga Farisyo ay sinabi nila sa Panginoong Hesus, ginagawa ng mga alagad mo ang di matuwid gawin sa araw ng Sabat. Ang araw po kasi ng Sabat ay ipinag-utos sa 10 kautusan na dapat ipangilin. Basa sa Exodus, Kapitulo 20, 8 hanggang 9. Hindi po nila ikinagalit ang pagkain nila ng trigo sapagkat mayroon pong alituntunin sa lumang tipan na pwede ang ganon na kubuha ka lang sa triguhan ng may triguhan. No? Huwag ka lamang mag-ani o mag-harvest, kumain ka lang, okay lang yun. No? At mababasa yan sa Deuteronomio 23, 24 hanggang 25. Ang problema nga lang ay araw ng Sabado. Ang ikapitong araw kung saan ay ipinag-utos sa mga Hudyo na dapat ay ipangilin o kaya ay walang trabaho. Naipaliwanag na po natin na ang pangingilin sa araw ng Sabado ay utos sa isang grupo ng mga tao lamang ang mga Hudyo at ito ay sa ilalim ng lumang tipan. Ito ba hindi kautusan na sa lahat ng tao sa buong mundo? Ayon sa Awit 147 verse 18 to 19. Sa lumang tipan din po kasi ay mayroong kautusan na bawal ang pag-aani sa araw ng Sabado. Kaya marahil ay pag-aani ang pagkakaintindi ng mga Farisyo sa ginawa ng mga alagad na pagkitil ng uhay ng trigo. Kaya sila ay nag-react ng ganoon. No? Ang batas na nagbabawal sa pag-aani sa araw ng Sabat ay Exodus 34:21 mababasa. Kaya naman nagpaliwanag ang Panginoong Hesus. Ang unang paliwanag niya ay ang pagbanggit kay David na kumain ng tinapay sa loob ng templo na hindi niya dapat ginawa, subalit ginawa niya. Ang pangyayari ay mababasa sa unang Samuel 21, talatang 1 hanggang 6. Mag-iingat po tayo sa pangunawa nito. Baka uunawain natin ito na nagpapahintulot ng paglabag sa isang utos ng Diyos no, upang maisagawa ang isang mabuting bagay para sa tao. Yun ba bang sinasabi na the end justifies the means? No, hindi po ganoon. O kilala rin ito sa katawagang Machiavellian theory or yung sistema ni Robin Hood na magnanakaw tapos yung nanakaw niya ay ibibigay sa mga mahihirap. Hindi po ganoon ang ating tinutuhoy. No? Hindi po ito ang itinuturo ng pangyayari. Ang ginawa ni David ay sinabi ng Panginoon, yung pagkain niya ng tinapay sa loob ng templo, ang sabi niya ay hindi matuwid. Sa makatwid ay sinabi na ng Panginoon na hindi dapat nagiginawa yon ni David. Hindi matuwid sa kanya ang tinapay ay kanyang kainin. Hindi sinabi na okay lang ang paglabag niya. Hindi po yon ang sinabi ng Panginoon. Kung bakit binanggit ng Panginoon ang ginawa ni David ay upang ipaunawa sa kanila na si David man na bayani ng mga Hudyo ay gumawa din ng katulad ng ginawa ng mga alagad niya. Subalit ang mga Hudyo ay kumikilala pa rin kay David bilang bayani nila. Ganon din ang mga pari sa templo. Hindi nila in-observe ang batas na pangingilin sa araw ng Sabat sapagkat sila nga ay mayroong gawain doon sa templo, doon sa tama, sa Sabado, araw ng Sabado. Subalit ang mga Hudyo ay walang sinasabi laban sa mga ito. At ito ngayon, no, kaunti lang ang nagawa ng mga alagad niya, ay bakit ikinagalit na nila ito? Sa madaling sabi, sinasabi ng Panginoon sa mga Farisyo, inconsistent kayo. Kung mga malapit sa inyo ang lumalabag, hindi nyo pinapansin. Kung maalagad ko, maaliit na bagay, pinapalaki ninyo ang kasalanan nila. Malinga naman po ang ganoon na ugali. Karagdagan nito, sinabi ni pa ng Panginoong Hesus, dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. Verse 6. No? Ang tinutukoy niya, siyempre, ang kanyang sarili kung kinilala sana nila ang Panginoong Hesus bilang ang Mesiyas, ay sana di na sila nag-abala pang namuna sa mga alagad. Sana isipin nila, kasama naman nila ang Mesiyas. Siya nakakaalam kung dapat o hindi ang ginawa ng mga alagad niya. Subalit wala nga silang pananampalataya sa Panginoon at yun ang una nilang suliranin. Dinagdagan pa ng Panginoon ang paliwanag sa mga Hudyo. Sabi niya, kung alam niyo lang ang kahulugan ng sinabi ni Hoseas, ay di na sana kayo mag-uugaling ganyan. At sinipin ng Panginoon ang Hoseas 6:6. Ang sabi, habag ang ibig ko at hindi hain.
Ito ay pagpapaunawa sa mga Hudyo na ang nais ng Panginoon ay ang nasa puso niya at hindi lamang iyong ginagawa niya. Ano nga naman ang kahalagahan ng hain? Kung di naman galing sa puso ng tao ang handog, okay ay masama naman ang pagkatao noong naghahandog. Ang mga Hudyo ay ginagawa ang kautusan ayon sa mga titik nito. Subalit mali naman ang kanilang dahilan, o kaya ay malayo naman ang kanilang puso. Sabi nga ng Panginoon, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, subalit malayo ang kanilang mga puso. Matthew Kapitulo 15:8. Puna ng mga puna ang mga Farisyo sa mga paglabag sa utos ng Diyos ayon sa kanilang pagkakaunawa. Subalit sila naman ay nag-uugaling may kasamaan. At may mga tao po ngayon na katulad ng mga Farisyo. No? Mga taong kinikilala sa radyo, sa telebisyon, o ngayon ay sa mass media. Kalain mong parang makadyos nga ang kanila mga pananalita. Subalit sa katotohanan ay katulad ng mga Farisyo. Kahuli-hulihan na sagot ng Panginoon sa mga Farisyo na pumuna sa mga alagad ay sinabi niya sa verse 8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ito ba'y nahulugan na dahil sa ang Panginoong Hesus ay Panginoon ng Sabat, ay maaari na niyang labagin ang Sabat? O nangangahulugan na siya ang nakakaalam kung papaano ang dapat na pangingilin sa araw ng Sabat? Tama po yung huli. Sabi ko nga po, kung kinikilala lamang ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus bilang ang Mesiyas, sana hindi na sila nagparatang pa ng kung ano-ano. Sana sinabi na lamang nila, siya naman ang Panginoon, di siya nakakaalam niyan. At tama nga siya sa kanyang ginawa. Ang mga Hudyo nga po kasi ay hindi sumampalataya sa Panginoon. Kahit na sila po ay relihiyoso na katulad ng maraming mga tao ngayon, subalit sila, katulad din ng mga tao, ay wala talagang totoong pananampalataya sa kanya. Nasabi ko po ito sapagkat ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay ang pagsunod o pagtalima sa kanyang kalooban. Ito po ang nasusulat, 1:3-16, at ganun din sa verse 36. Ang salitang pananampalataya sa verse 16 ay ipinaliwanag sa verse 36 na ito pala ay nangahulugan ng pagtalima o pagsunod sa kanyang mga kautusan. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa buhay ng Panginoong Hesus, ating mapapansin na hindi po huminto ang Panginoon sa paggawa niya ng mabuti sa araw ng Sabat. Na ito naman ay ikinagalit muli ng mga Hudyo. Ang sumusunod na pangyayari ay ganun pa rin. Nagpagaling ang Panginoon ng isang lalaki na tuyo ang kamay at ito ay ginawa sa loob ng isang sinaguga sa piling ng mga mapanuring mata ng mga Hudyo. Ito ay mababasa po natin sa Matthew 12:9-14, nasusulat din sa Marcos 3:1-6, at sa Lucas 6:6-11. At basahin din po natin. And then, hanguin na naman po natin ang mga leksyon para po sa atin ngayon. Verse 9, at siya'y umalis doon at pumasok sa sinaguga nila, at narito may isang tao na tuyo ang isang kamay, at sa kanya'y tinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat, upang siya'y kanilang maisumbong. At sinabi nga sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa, na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba ganya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Nang magagayon, sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya at napauling walang sakit na gaya ng isa. Natapot nagsialis ang mga Farisyo at nagpulong laban sa kanya kung papaanong siya'y maipapupuksa nila. Ang setting nga po o ang dako ng pinangyarihan ng bahagi ng buhay ng Panginoon na ating tatalakay ngayon ay sa loob ng isang sinaguga. Marahil ay talaga pong sinasadya ng Panginoon ang paggawa sa araw ng Sabat upang matauhan naman ang mga Hudyo sa tamang paraan ng pangingilin sa araw ng Sabat. Sa pagkakataon nga pong ito ay sa loob pa ng sinaguga ang puok-tagpuan ng mga Hudyo ginawa ng Panginoon ang pagpapagaling. Maunawaan din naman natin na hindi po natakot ang Panginoong Hesus sa paggawa ng tama kahit saang lugar, nakatulad po ng ating nabasa sa pangyayaring ito.
Nasa loob po sila ng sinuga, ayon sa verse 10. No? At sa loob ay may lalaking tuyo, ang kanang kamay. Tanong po natin ay, sinadya kaya ng mga iskrib at fariseo na dalhin doon ang lalaking ito? At nang makitaan nila ng mali ang Panginoon kapag ito ay kanyang pinagaling, sila po ay nagtanong sa Panginoon, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat? Ang tanong na ito, sabi ni Matthew, ay upang kanilang maisusumbong ang Panginoong Jesus. Sa mga tuwid, mayroon po silang planong hulihin sa akto sa napaglabag sa kautusan ang Panginoon tungkol sa pangingilin sa araw ng Sabat. Subalit, sa halip na sagutin sila ng diretsahan ng Panginoon, ay tinanong din naman sila. Ang pagsagot po ng tanong ay hindi lamang oo o hindi. Ang tanong ng mga Hudyo ay sinagot ng Panginoong Jesus na isa ring tanong. Kaya ang tanong niya ay ganito. Verse 11, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba ganinyo aabutin at hahanguin? Yun po ang tanong na sagot niya sa tanong ng mga Hudyo. Kayong mga nakikinig na mga kaibigan, ano kaya sa palagay ninyo ang tamang gawin? Kapag mahulog ang isang tupa sa isang hukay araw ng Sabat, hayaan na lamang ba natin? Alam ko po, ang sagot ninyo ay po pwede. Kung daga lamang siguro yung nahulog sa hukay, tatawa lang tayo, hayaan lang natin na malunod. Pero kung tupa o mahalagang alaga para sa atin, aso, pusa natin, kambing, kalabaw, ulan, kabayo, gano'n, no? Ay tiyakin po natin, no? Na maliligtas natin ang ating mahal na alaga kahit anong araw pa ito. At ito po ang naging practice ng mga Hudyo nung araw. Kaya nga ito ay tanong ng Panginoon sa kanila. At maunawaan naman natin na walang paglabag sa kautusan patungkol sa pangingilin nila sa Sabat kapag ito ay kanilang ginawa. Sa record ni Marcos, sa Kapitulo 3, versikulo 4, sinulat ni Marcos, katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama? Magligtas ng isang buhay o pumatay? Kung bakit naitanong ito ng Panginoon ay sapagkat ayon sa aklat ng Makabios at sa mga sulat ni Josephus, ang mga Hudyo ay maaring magtanggol sa kanilang sarili sa araw ng Sabat o kaya ay gumawa ng pag-atake, pakikipag-away, no? Kahit araw ng Sabat, kahit na sila ay makapatay pa. No? Subalit ito ngayon, sinasabi nilang lumalabag ang Panginoon sa kautusan tungkol sa Sabat sa kanyang pagpapagaling araw ng Sabat. Ito ang pangatwiran ng Panginoon. Kung matuwid na iligtas ang isang tupa na nasa hukay araw ng Sabat, dapat ay matuwid din na iligtas sa isang karamdaman ng isang tao kahit na araw ng Sabat. Kaya ang sabi ng Panginoon, gaano pa nga ang isang tao na may mahalaga kaysa sa mga tupa? Kaya matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. At kung matuwid para sa kanilang mga Hudyo ang magtanggol sa kanilang sarili o gumawa ng pag-atake o pakipag-away araw ng Sabat, bakit magiging masama sa kanya ang magpagaling sa araw ng Sabat? Dahil sa tinuran ng mga iskrib at mga fariseo ay nagalit ang Panginoon ayon sa record ni Marcos sa 3:5. Galit nga ang Panginoon sabalit nalungkot din sa katigasan ng puso ng mga Hudyo. Sa kabila ng pagkagalit ng Panginoon ay hindi naman po siya nagkasala sapagkat ang sabi nga, wala siyang kasalanan. 1 Pedro 12:22. Pagkatapos po ng pakikipag-usap ng Panginoon sa kanila ay inutusan niya ang lalaking tuyo ang kamay. Iunat mo ang iyong kamay. Napansin niyo po, no? Hindi nila masasabi ngayon na nagpagaling ang Panginoon. Hindi naman niya sinabi na gumaling ka. Ang sinabi lamang niya ay iunat ang iyong kamay. Kaya kung susundin natin ang pag-isip ng mga Hudyo, hindi nagtrabaho ang Panginoon. Ang nakikita ko po kasi dito mga kapatid, mga kaibigan, ay mayroon pong contest o paligsahan sa pagitan ng Panginoon at ng mga Hudyo kung sino ang tama. At maliwanag po na maling-mali ang mga Hudyo sa kanilang pag-uunawa at sa kanilang pagturing sa Panginoong Jesus. Subalit ang mga Hudyo ay talagang ayaw kumilala sa Panginoon. Ganito po ang taong wala sa katuwiran. Matalo mo man siya sa lohika, pag ayaw niya ang isang bagay o idea ay igigit pa rin niya.
No, ang kanyang maling paniniwala at ganoon po ang mga Hudyo. At iniulat na po ng lalaki ang kanyang kamay at ayon sa record ay gumaling ang kanyang kamay na tuyo. Yung kamay niya na kapayat-payat, no? Buto at balat na lamang, abay, biglang nagkalaman, gumaling. Dati mas maliit ang kanyang kanang kamay kaysa kanyang kaliwang kamay. Ngayon ay magkasing laki na ang dalawang kamay. Bagay na dapat sana ay katuwa ng mga Hudyo. Subalit hindi po ganoon ang nangyari. Ang mga Fariseo at mga Eskriba ay nagsipag-book out mula sa sinaguga. Ang nais po nila ay ma-expose ang Panginoong Hesus bilang makasalanan na lumalabag sa kautusan ng Diyos tungkol sa pangingilin sa araw ng Sabat. Yun lang ang nais nila at wala ng iba. At nang hindi po mangyari ang nais nila, nagsilabasan at nagsialisan. Hindi po nila masagot punto por punto ang mga pangatuwiran ng Panginoong Hesus. At sapagkat hindi naman talaga ang katotohanan ang kanilang nais, no? Sino na lamang ay nag-book out, minabuti nilang, basta lang umalis, makipagkutsubahan, no? Nakipagplano sa mga Herodiano, paano nila mapapupuksa, maipapatay ang Panginoong Hesus. Ang pag-ugali pong ito ng mga Hudyo ay nakikita ngayon sa asal ng may mga iba't ibang grupo ng pananampalataya na ang nais lamang ay sirain ng ibang mga tao. Ang nais ng mga grupo ay sirain ang mga kalaban nilang grupo ng pananampalataya. At hindi na po rason sa rason ang pinag-uusapan. Papansin po ninyo, kung nanonood kayo ng mga YouTube, ay kantsawan na po yan. No? Nagkakantsawan sila at ang nais lamang nilang gawin ay talunin yung kabilang grupo. Hindi po mahalaga ang katotohanan sa awayan nila. No? Ito po ay actually tawagin na ng ating siraan. Kung sa away kalyip ay basagan na lamang ng ulo. Parang ganun na po. Parang yung mga Hudyo, panahon ng Panginoon, hindi nila iniisip ano ang mga tama ayon sa paliwanag ng Panginoon. Hindi po nila inuunawa ang luhika o ang katotohanan. Ang mahalaga sa mga Hudyo ay matalo nila ang Panginoon sa anumang dahilan. O hindi ba ganito ang mga tao ngayon na sa pangalan ng reliyon ay nag-aaway? Mga kaibigan, mga kapatid, ating napag-aralan ngayon. Ang mga alagad ng Panginoon ay napunaan ng mga Hudyo dahil sa maling pagkakaunawa ng mga Hudyo tungkol sa kautusan ng Diyos sa pangingilin araw ng Sabat. At itinuwid sila ng Panginoong Hesus. Hinayaan ng Panginoon ang mga alagad niya na pumitil ng uhay ng trigo sa araw ng Sabat at kainin ito habang sila ay naglalakad papuntang Galilea mula sa Jerusalem. Ito ay labag sa paniniwala ng mga Hudyo sa pamamaraan na alam nila kung paano ipangilin ang araw ng Sabat. At minsan pa ay nagpagaling siya sa araw ng Sabat at ito ay sa publiko pa niya ginawa. Doon po sa sinaguga. Ating maunawaan na ipinapaalam ng Panginoon ang tamang pangingilin sa araw ng Sabat. At hindi po katulad ng pamamaraan na alam ng mga Hudyo. Hindi po siya lumabag sa kutusan. Sapagkat siya po ang nagsabi, "Hindi ako pumarito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin." Matthew 5:17-18. Kaya maunawaan po natin ang mga ginawa po niya araw ng Sabat ay hindi pagsira, paglabag, no, sa kautusan. At isa pa, sinasabi po na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. At ang kasalanan po kasi ay paglabag sa kautusan. Eh kung mayroon siyang nalabag na kautusan, sana, sasabihin ng Bible, mayroon siyang kasalanan. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Subalit sinasabing wala siyang kasalanan, sa makatid, wala siyang nalabag na kautusan. Tama ang mga ginawa niya kahit na ang kanyang pagpapagaling araw po ng Sabat. So ito po ang ating aralin sa araw po na ito. At sa takdang panahon ay pagpapatuloy din po natin ang ating pag-aaral, pagpalain nawa tayo ng Panginoon.